Cari gunung hati dong. Kamu yang ada masalah sama kita kan. Jadi yang serah. Ayan guys, so dumadami na yung bahay. Ito yung lupa ako dating nabili. Oo, dami ng bahay. I-sprayan ko sana ng pandamo, kaya lang may tubig. Mamamatay na yan, ayun, naluluto na yung damo. Namamatay na, naninilaw na. Pero bumili pa rin ako ng pang-spray. Pag natuyo yan, nawala na ng tubig, i-sprayan ko pa rin yan. Ayan, 280 square meter yan. Magtatanong sana ako kung pwede kaming mag-spray doon sa mga kapitbahay. Kaya nakita ko, may tubig. Tsaka sabi ni Kuya Boy, yung nakatira doon malapit, nauubos naman daw ng kambing yung damo. Kaya kung makikita nyo, tuyo na yung damo. Mamamatay din. Ito, bumili pa rin ako ng grass zero para sa damo. Kung sakaling lumago yung damo doon, i-sprayan namin. Ang sabi kasi sa akin nung nakabili ng lupa, si Ate Risa, yan, shoutout ulit kay Ate Risa. Kung pwede, pakitingnan-tingnan ko yung lupa niya kasi hindi siya nakakapunta rito. Kaya gusto kong linisin yung lupa para mawala yung damo. Para naman masiyahan yung may-ari pagka pinuntahan niya yung lupa niya. So, itatabi lang natin to dito para kung sakaling kailangan i-sprayan, i-sprayan natin. Trick! Naka-ready na pa naman si Patrick, oh. May tubig eh. May tubig. At saka naninilaw na yung ano. Mm. Yung damo. Mm. Hindi pa naman ganun kakapal. Dati kasi walang masyadong mga bahay doon. Ngayon dumadami na, maraming na nagpapagawa. Kaya yung lupa na nabili ni Ate Risa na yon, yung dating sa akin, naiwan na kasi nagtambakan na yung mga nagpapagawa ng bahay. Siyempre, ang tendency noon yung kay Ate Risa, may iiwan. So, doon ang punta ng tubig, kaya nagkakatubig siya ngayon. Pero pagka nag-araw, wala naman na yun. Hindi naman nag-i-stack ang tubig doon. Pipitas ulit kami ng upo ngayon, pero hindi ganun ka... Siguro konti lang. Dahil pinatabaan namin yan, nasira yung mga bunga niya. Nasaktan doon sa pataba. Pero kahit paano, meron pa rin tayo makukuha. Ayan. Ayan, kahit paano naman may makukuha pa rin tayo. Ang sili namin, may nahihinog na pa isa-isa, pa dala-dalawa. Tignan nyo. Parang plastic, ano? Ang ganda, oh. Para silang mga plastic. Ganda ng pagkapula niya. Ayan, ganyan karami yung bunga ng isang punong sili. Hitik na hitik, ano? Oh. Nanawa ka kakapitas. Kung puro ganyan ng isang puno, siguro yung isang kilo nasa, siguro makakapitas ka ng isang kilo sa tatlong puno o apat na puno lang. Pero siyempre hindi pare-pareho yan. Merong mahina, merong maganda. Ayan, tulad yan, magaganda, oh. Dami nilang bunga, oh. Diba? Sabi ni Eddie, huwag daw muna pipitasin yung mga hinog at magsusunod-sunod na yan. So, hayaan lang muna natin. Total, paunti-unti pa lang naman yan. Ganda nung nakabalag. Oh. Diretso-diretso. Tsaka wala siyang puti. Yan, yung mga susunod na bunga, medyo marami-rami na yan. Eh no, sunod-sunod. Na ano lang so dun sa pagkapataba namin. Nasira yung sumunod na bunga. Pero yan, marami na yan. Ito yung nakabalag. Ito yung nakapagapang. O, diba? Kaiba. Yung nakapagapang, meron siyang puti. Hindi kasi nasisikata ng araw yan. Ito, pantay siya. Yung nakabalag. Meron akong bisita, oh. Ayan, oh. Pinuntahan daw niya ako, hinahanap daw niya ako. Ano pangalan mo? Henry po. Kilala mo ba ako? Cute ng bata. Pera usog. Dapat kumain ka ng gulay, ano? Ayan, kumain ka ng upo para healthy.
Sweet Flash. Ay, no, nagbablog siya ako. Sabi, shout out po kay shout mama. Sabi, oh, shout out mo mama mo. Nahihiya siya. Gusto mo ng, ano, gusto mo ng kamatis. Sili. Opo, sabi niya. Ayaw niya. Gusto mo ng talong. Ayaw niya talaga. Gusto mo ng candy. Pera. Hindi nakakaayaw ah. Ano lang. Magsha-shoutout daw siya. Ano pangalan niya? Alexis. Si Alexis. Nahihiya pa si Alexis. Oh, shoutout na dali. Pagkakataon mo na 'to. Ano nga sinisigaw mo? Hindi na magawa. I-spray sila ng pandamo. Hinahaluan nila ng ano to Eddie? Pataba. Para madaling masunog yung ano, damo. Ito, wala kaming tanim dito kaya pina-spray ko na ng pandamo para mamatay na lahat yan. Pagka meron kaming tanim yan, katulad yan, kinagrass cutter namin o kaya dito sa upo, manumano para hindi ma-spray ng gamot. Tahimik siya, no? Oo, hindi siya masyado maingay. Na-testing na daw ni Edito isang charge. Isang full charge. Dalawang hektarya kaya? Kaya ko. Oh, dalawang hektarya. Ganun siya katipid sa ano, battery. Tagal din. Nilagyan ni Eddie ng takip para hindi matalsikan yung mga halaman. Yung ano yan eh, yung ulo ng Wilkins. Ah, stray ka. Pwede ka palang magpamewang habang nag-spray. Pwede nga siya mag-video ko eh. Ganda itong video ko yan. Yan, inalis namin yung mga namamatsi kasi ano to eh, alam ko kung gusto eh para hindi na maghawa. Hindi mo rin pwedeng kainin to kasi mapait daw to eh, ba yung lasa. Ano ba oras sila kumain? Ayun, pamirienda mo na. Ay, si Patrick hindi pwede niya kaya kailangan meron siyang C2 o iced tea. Parang kalapati, pinalakpa ka na lang ah. Maalala ko nga pala itong pang spray namin na to, galing to kay Paes. Kasi bumili ko ng water pump sa kanya, bumili ko ng grass cutter, at na-promote ko yung store nila. Marami daw silang naibenta simula nung na-promote ko yung channel nila. Kaya itong sprayer na to, binigay niya sa akin, libre. Yan, shoutout ulit kay Paes. Yung kalabasa namin, ayan, naglalabas na siya ng bunga. Ayan o, liit. Bunga yan eh o. Diba? Ayan o. Yun o. Cute ano. Oo, bigat na. Bumibigat na yung kamatis, yung balag. Ayun o, dami ng bunga. Tsaka ang bilis nilang tumaas. Kailan lang nilagay ni Eddie to? Oh, eto na sila. Paabot na sila sa alambre. O, di ba? Malinis na. Ayun o. Kikinis ano pagbago. Ito yung mga unang bunga, malalaki na. Lagi kami nagtatali, kabilis tumangkad. Ataas pa siguro mga ganyan yan eh. So isang alambre pa dito. Kailangan talaga dyan, alambre kasi mabigat na sila. Mabigat na, may bunga na eh. Hindi.
tuyo na. Pinabantayan ako ni Eddie. Ayaw niyang pabunod yung mga ano, yung mga mahihina at gagaling pa rin daw yun. Nanghihinayang siya eh. Naalala ko naman, baka kasi humawa pa yung katabi niya. Sabagay, meron ako nakitang parang nalalanta siya pero may bunga. Nagbubunga siya. Kaya siguro nanghihinayang si Eddie. Ayan, tulad nito, kulubot yung dahon niya pero meron siyang bunga eh, nalalaki oh. Oo, diba? Hanggang February malalaki na itong mga bunga na, yung unang bunga. Wala na 400-500 lang yung kahuli. Tapos itong kalamansi namin, pinapatuyo lang namin yung puno niya. Nasaksakan ulit namin ng patabayan. Mga bunga naman siya oh. Kaya lang maliliit. Nakakakuha naman kami ng pag kailangan namin ng sawsawan, nakakakuha kami. Gandang tingnan ng kamatis. Naririnig ko yung mga dumadaan dito lagi. Sabi nila, binabati nila yung kamatis. Ang ganda ng kamatis, ang ganda ng kamatis. Naalala ko yung nagumpisa kami dito sa kalamansi. Nung bumulas na yung kalamansi namin, hindi pa natutubig. Marami din bumabati. Sabi nila, ang ganda ng kalamansi, ang ganda ng kalamansi. Kaya pag binabati nila ngayon itong kamatis, pag may dumadaan, sabi ko sa sarili ko, binubulong ko lang. Sabi ko, pwera usog. Baka mabati ulit eh. Nahihirap na eh. Ganda nga naman kasi oh. Buti na lang naisipan ko siyang ibalag. At kasi pagpagapang. Ayan, sigurado nakadapa na yan sa lupa yung mga yan. At madali lang yung buhay nila pagka nakapagapang lang. Hindi kagaya niyan, tumataas ng hanggang kasintaas ng tao yan eh. Depende sa klase ng kamatis. Konting gastos lang, kaya ito, kahit paano gumanda yung tanim natin. Ito solid to, ganda nitong isang tudling na to diretso. Malalaki yung bunga, malalaki yung puno. Pinuno nila to kahapon, puno ng tubig, tapos malinaw, nakita ni Dondon, pwede daw siyang maligo dito. Dito daw siya naligo kagabi, ang lamig daw ng tubig. Pag nahinog na yung mga yan, mas lalong bibigat, kaya kailangan laging may suporta, laging may tali. Ano, nagbablog daw si sa tinang mga camera mo. Oh. Ay, Don. Kamuya, ano masasabi sa kamatis? Hindi ang sarap. Ay, yung camera mo, ang itim ah. Nalaki yung camera nyo, takot pati ulo. Takot buong mukha ya. Mo, sinisira! Long, butas na yung tubo mo daw! Long, dalawa yung tawa! Ordinary kasi to, itong kami ko kaya.